First time mo mag-MC ngayon, medyo kinakabahan si Sir Allen. Magandang umaga rin po, Vice Mayor Dodon Jaworski, sa ating mga konsehal. Siyempre, batiin ko na rin po ang may bahay ng ating butihing congressman na nasa Malacanang po ngayon. Pakiabot po yung congratulations namin sa pagpasa ng Speaker sa Kishalani. Maraming salamat po. Ganun din po kay Ms. Mikey. Sa mga kasama natin mula sa national government agencies, mula sa ating lokal na pangalaan, yung mga nakaupo sa upper box dyan, kamusta po kayo? At, ito po ay isang makasaysayang okasyon para sa ating lungsod. At alam ko pong hindi biro itong ginagawa natin, yung mga department heads natin, nandirito, city admin natin, kasama po natin. Hindi biro itong gagawin natin. Sabihin na natin, mahirap po ang paglilipat. Kung paglilipat nga ng bahay, mahirap. Ano pa kaya ang City Hall? Nagkukwentuhan nga kami ni Shalani kanina kung paano maglipat ng mga dokumento natin mula sa planning, hanggang sa treasury, hanggang sa COA, hanggang sa dokumento ng LCR. At talagang nakakahirap eh. Kung may mawala kang isang papeles lang, pwedeng magkagulo. Pero sa tulong ng ating pagtutulungan po ng bawat isa na nandito, yung mga iba pang nandun sa old city hall natin, at sa lahat-lahat po, ay sigurado po ako nakakayanin natin. At kahit mahirap po ang ating inaharap sa ngayon, kahit malaking pagsubok o challenge itong ginagawa natin, sana po ay lamang dun sa hirap yung excitement natin para sa ginaharap. Ako po ay lubos na excited para sa ginagawa. Binibati ko ulit po si Attorney Budi. Magandang umaga, Attorney Budi. Nakabarong kasi kaya kailangan natin. Sino pa ba? Litaw na litaw. Shout out. Sino nagpapashout out? Bob na. Si Mambita na lang. Mambita. Kulit ng mga ibang nandito sa may kaliwa eh. May napanag, mga anak yung magkuntuhan. Dahil sila po ito. Para malinaw lang din po, siyempre napaka-importante. Tayo dito, ilan tayo dito? Siguro 300? Baka higit sa 300 po tayo nandito. Pero mas marami po yung di natin kasama. May mga grammars din, mga media nagko-cover. Pero siguro ilan lang din naman ang nanonood. Kaya napaka-importante po na para sa atin na nandito ay ika nga, we are on the same page. Alam natin kung una, kung ano ba yung ginagawa natin. Ilipat tayo ng temporary city hall. Sana hindi tumagal ng 3 taon kasi construction period, nasa 2 taon po yan. Pero syempre, meron pang ibang mga considerations gaya ng demolition, lalo na wala tayong as-built plan ng old city hall. Isa naman yan sa dahilan talaga kung bakit nagmamadali na tayo. Sana naiintindihan po natin kung ano yung ginagawa natin, number one. And number two, at siguro mas mahalaga pa, naiintindihan din sana ng bawat isa na nandito kung bakit natin ito ginagawa. Kung bakit ba tayo kailangan maglipat? Bakit ba natin pinaplano na gumawa ng bagong city hall? Ito, nakikita ko nandiyan si Engineer Francis, ang ating building official, si Engineer Artan, mga engineers, mga architects natin, na aking po unang sinangguni po natin ng problema natin sa old city hall sa kanila. Kumuha din tayo ng mga private consultants, engineering consultancy firm, kumuha po tayo. Nalaman natin later on, meron na rin parang kinuha yung previous admin na consultancy firm din, pero hindi natin kasi nakita yung resulta nun. Until much later, may nagbigay lang sa akin, may nag-abot lang sa akin. Pero malinaw po na may structural issues ang old city hall. Kaya pinag-isipan po natin, pinagplaguhan natin, umunsulta tayo. Ako mismo, ano, siguro, walang exaggeration, siguro naka-isang daang engineer at architect ang nakausap ko. Kasama yung sa atin, sa mga kaibigan, mga isa consultant natin, kumausap din ako ng mga may experience sa construction, mga private construction firms. Ang dami talagang ilang daan tao ang kinonsulta natin para magbuo ang mga plano natin.
Meron pang nag-unsolicited proposal ng PDP na hindi nag-workout, pero may elements ng design na nagamit pa rin naman natin. At marami pa, dami natin pinagdaanan. Pero pag tinanong natin, bakit ba natin ito ginagawa at kayo po ang magiging, kumbaga, kailangan magtulungan tayo. Dahil ang laki ng Pasig eh. Ang Pasig sa ngayon, pag binilang po natin, kasama yung mga transients, pagkasama yung nangungupahan ng dito, yung mga dumadaan lang kasi dito nagtatrabaho, yung mga boarders, mga sharers, umaabot na tayo ng more than 1 million. More than 1 million ang Pasigenyo. Kaya tinuturing na rin po natin silang Pasigenyo. Pasigenyo, more than 1 million Pasigenyos in 30 barangays. Talagang napakalaki ng Pasig. So, hindi naman po lahat ay maririnig ako magsalita. Hindi naman lahat ay masipag magbisa. Magbasa. Hindi naman lahat masipag magbasa o kahit manood ng news o ng video. Kaya sigurado po, yung iba, kayo po ang tatanungin. Kaya dapat, kabisado rin po natin, alam natin kung bakit natin ito ginagawa. Lalo na sa panahon ngayon, na aminin natin o hindi, ayaw man natin pag-usapan o hindi, marami talaga sa panahon ngayon na atat na atat pamulitika, sabihin na natin. Marami sa panahon ngayon ay nagkakalat ng fake news, ng disinformation. Ito po, yung mga ibang kasama natin, mga kaibigan naman natin, itong mga ibang vloggers dito. Pag tinignan niyo po yung mga page nila, maya-maya, pag tinignan niyo po yung mga reactions at mga comments, may kita niyo po na talagang activated ng troll farm ng isang grupo dito sa Pasig. May kita niyo po pag binuksan ninyo na hindi naman nangyayari dati, pag binuksan niyo yung ilang post nila, may kita niyo biglang may 500 na angry react. May kita niyo biglang may 500 na laughing react. Na hindi naman nangyayari yan dati. Bigla-bigla, sabay-sabay. Ang tao naman, ilan ba? Meron na, may bago sila, maabot na ng 500. Hindi ko lang alam kung mangyayari ngayon kasi binabati ko, baka hindi sila matuloy, baka paklik pa lang sila. Dahil binati ko, baka hindi sila tumuloy. So, tingnan natin, ano? Pero totoo po yan. Tapos pag tinitingnan natin, sa tulong din ng PIO natin, sa tulong ng mga ibang kaibigan na medyo marunong sa social media, sa ano ba, pag tinitingnan, puro mga fake account talaga. O yung iba, mga bibiling account kung saan, ano, may iba galing Vietnam, may iba galing Laguna, may mga iba, Pasig yung address, pero mga nakalock profile, pag tinignan mo ng maigi, magkakadikit. Ibig sabihin, yung mga iba pa nilang sinishare, yun din. So, mag-share sila ng mga, alam niyo na, mga iba, medyo political, yung mga iba, mga outside Pasig, kasi yun nga yung mga ini-engage ng mga ibang grupo na troll bar. Kaya kailangan, maagap tayo. Kailangan. Ang baga, ang sa atin lang naman, yung katotohanan. Kung saan yung katotohanan, doon lang po tayo. Hindi na tayo lalayo. Ang pinag-usapan natin dito, hindi po politika eh. Ang pinag-usapan, doon yung iba, gustong mamulitika, tayo, secondary concern lang natin yan. Ang pinag-usapan natin dito, una, sa paglilipat natin sa temporary city hall facility, ang pinag-usapan natin ang kaligtasan ng mamamayan, ang kaligtasan ng ating koni. Yan ang unang-una sa lahat. Alam na alam ni Councilor Angelo yan dahil yung doon mismo sa opisina niya, panaki, araw-araw lumalaki yung crack. Nung una siyang pumasok sa city hall, ganun pa lang yun. Pero ngayon, buong ano na, siyempre yung engineers natin, ano pa ba yung mga office na medyo malala na yung sa yung mga nasa 8th floor, siyempre kami yung pinaka, ano, medyo kinakapan. Kita-kita naman sa may office ng DRMO, sa may DD sa likod. Yung pagitan ng dalawang building, kasi hindi naman isang building na city hall, di ba? Apat na building yan, magkakaruntong. Siguro yung iba sa inyo. Sino po dito ay magkakabukingan tayo? Sino po dito ay more than 60 years old na po? Meron po ba dito? Pwede ko bang mamwini? Mamwini? Buong buhay mo sa Pasig ang nakatira. Naalala niyo po yung old city hall, yung original na 3 floors lang. At ngayon po na lumaki na lumaki at dinugtungan ng dinugtungan yung city hall, alam po natin na never naman po nagkaroon ng bagong pundasyon ang city hall. Yan at yan pa rin yun. Kaya yung mga opisina kung saan lumalabas sa LCR, yes. Ang test. Yan.
Medyo kinakabahan na rin po talaga yung mga yan. Ano bang meron sa opisina ninyo? Umiwalay na, sir. Umiwalay na. Ayan yung... Madasali naman po yun. So yan po yung una sa lahat. Kaya natin ito ginagawa, kaya nasimulan yung pag-iisip at pagpaplano, kaligtasan ng tao. Huwag naman po na maabutan tayo. Diba? Siyempre, madasalin tayo, nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero kailangan may gawin din tayo. Hindi pwede mag-antay lang tayo na mag-antay na this. Mababan siguro 0.1% chance lang naman na bukas may mangyari. Eh araw-araw 0.1% chance na may mangyari. Kabado-kabado na si Concierge Buboy, engineer din to. Talagang so number one, kaligtasan ng tao. Safety, buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito. Pero pangalawa, sabi nga, gagawin na lang din natin eh. Kailangan natin gawin para sa kaligtasan ng tao, para sa buhay ng tao. Pero gagawin na lang din natin. Ay, ayusin na natin. Isang beses ko lang gagawin ito eh. Agandahan na natin. Once in our lifetime lang po, magpapagawa ng bagong City Hall. Hindi ko naman pinangarap na sa turn ko mangyayari ito. Pero ito na po ito eh. Wala na tayong magagawa, nandito na to. Ayusin na natin, gandahan na natin, at siguraduhin natin yung gagawin natin ay hindi yung typical na gawa ng gobyerno. Di ba, pag minakita tayong proyekto ng gobyerno, malungkot man sabihin, pero aminin natin, pag minakita tayong project ng gobyerno, lalo na malaki, anong iniisip ng tao lagi? Nako, overpriced yan. Pangalas sabihin, o nako, substandard ang gawa niyan. O kaya, nako, hindi maganda ang pagpaplano niyan. Pagtapos niya, may kita marami pang problema, o may kita na ay kulang pa pala. O kaya, hindi maganda, hindi yung daming... Di ba yan ang experience natin sa gobyerno? At naiintindihan natin yan. Hindi natin sinisisi ang taong bayan na yan yung una nilang naiisip. Kasi sa matagal na panahon, totoo, pero dito sa Pasig, ibahin natin. Dito sa Pasig, ipakita natin sa taong bayan. Ipakita natin sa buong bansa, maging sa buong mundo, na sa Pilipinas, pwedeng gumawa ng malaking proyekto na maayos, malinis, maganda, pinagplanuhan, good for 100 years ang itatayo po natin sa bagong siglo. Papakita natin sa tao, papakita natin sa buong mundo na pwedeng gumawa. Yes, malaki po yung project cost natin. Although 9.6 billion mukhang bababa pa, no? Kaya hindi ko pa pinipirmahan yung kontrata. Kasi gusto natin, tingnan natin, ano ba, pwede bang mabababa? Basta maayos, mababa, good quality, tingnan natin, baka mabababa pa natin yung presyo. Kaya hindi pa ako makapag-announce. Pero papakita po natin na kung 9 billion o 8 billion man yan, papakita natin na pwedeng gumawa ng maayos ang gobyerno. Pwedeng gumawa ng maganda, di kalidad ang gobyerno na nasa tamang presyo. At alam niyo po kung anong pinakamaganda. Ito, kukwento ko po sa inyo. Huli na po ito bago tayo i-bless ni Father Melvin. Dito na po si Father. Hi Father, good morning po. Good morning po, Father. Ang pinakamaganda po dito, at ako kaya proud na proud po ako, ang ganda nung mensahe kanina ni Vice Mayor Dodon, na hindi lang po ito basta ordinaryong proyekto o pumaraming proyekto, pero ito rin po ay sumisimbolo sa mga pagbabagong pinatutupad natin sa ating lungsod. And this is in a very real way. Hindi lang po basta abstract o ano, in a very real way. Paano ko po nasasabi yan? Nung nagsimula tayo magpakilala ng mga pagbabago sa NGO natin noong 2019, alam naman po natin sa buong bansa, narinig natin kahit si Mayor Benji Magalong, lagi niya rin pong kumbaga, passion advocacy niya rin ito, yung laban kontra corruption. Alam po natin ang biggest source ng corruption sa gobyerno ay ang procurement. Alam po, hindi yan. Open secret yan. Kahit saan kayong bahagi ng Pilipinas pumunta, hindi yan sikreto. Open secret kung secret man. Yung 20-30% o higit pa na SOB, hindi secret. Open secret nga kung sikreto man. Yan ang biggest source of corruption sa buong Pilipinas na kaya nananatiling mahirap ang Pilipinas dahil sa practice na yan. Bukod pa sa substandard, doon talaga. 2019, nakipaglaban tayo. Binasag natin yung sindikato, tinigil natin yung lumang kalakaran. Ang resulta po, bumaba yung mga presyo ng mga kontrata ng City Hall. Ang natitipid natin kada taon, dahil sa procurement reform, ay more than 1 billion pesos per year.
more than 1 billion pesos per year. Alam ko mahirap pong isipin, ano, wala naman sa atin dito nakakita ng 1 billion pesos eh. Mahirap siya, kumbaga, sa laki ng number na yan, mahirap siya i-visualize. Mahirap siya talagang, kahit ako para sa akin, mahirap siyang intindihin gano'n ba kalaki yung 1 billion na yan per year. Yung mga bunga niyan, nagsisimula na po, nararamdaman na natin. Pero ang totoo niyan, yung pinakabunga niyan, for generations to come. Kasi sila talaga yung ano eh, yung mga pinaghihirapan, tinatanim natin ng pagbabago ngayon. Next generation sila naman po talaga. Opo, kahit papano may nararamdaman na tayo ngayon. Napapalumalaki yung budget natin, napapalawak natin yung mga serbisyo. Pero again, future generations, sila po talaga yung mga karamdam, mga karanas ng mga prutas ng mabuting pag-gobyerno at procurement reform. Pero isipin po natin, kung more than 1 billion pesos per year yung natitipid natin na dating napupunta lang sa bulsa ng kung sino man, kung 3 terms, kung 9 years, 9 billion pesos po yun. Sa madaling salita, para tayong nagpatayo ng bagong city hall na good for 100 years, nang libre, na galing lang sa savings natin, walang naapektuhan na program, walang naapektuhan na project, walang nabawas sa mga program project activities natin, pero nakapagpatayo, makakapagpatayo tayo ng bagong city hall na world class. Kaya sana po, ay magkakasama tayo rito, konting sakripisyo para sa ikagaganda ng ating mahal na lungsod. Mga kaibigan, now is the most exciting time to be a Pasigueño. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.